Masayang bati mga Operian, this is Kuya Notch. Kung nais ninyong maunawaan ang aming mga inilalahad, maaari lamang bisitahin at mag-subscribe dito sa Operian Heritage Conservatory Channel at pumunta po dito sa playlist. Ayan, pumunta po tayo dito sa playlist at hanapin po natin ang Dagay upang maunawaan ang aming mga video yung inilalabas dito sa Notch E Channel. Panoorin nyo muna ang Dagay video para sa mga series na magkakasunod-sunod upang maunawaan ang aming mga inilalahad dito sa Korean Heritage Conservatory at Notch E Channel. So ayan po mga kapatid na Korean, tara na, samahan nyo kami dito sa ating panibagong ilalahad ng mga katotohanan. Tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tara! Ako po si Bro Mario sa Zone 5. Napupuna ko po kay Priscil, mukhang nasa sentro sa Zone 5. Mga kapatid, ako po ay sa Romano rin. Siguro marami rin dito ang nasa Roman Catholic. Dati po akong lay minister sa simbahan namin. Bago po ako nakuksan sa Uberian, ay itong nag-lockdown na po. Hindi po naman, wala naman pong nagsabi sa akin na panoorin ito. Basta siguro po talagang kusa akong tinawag ng Aba. Nabuksan po ako nung lockdown na nga po. Kasi po ako ang naggagawa sa amin sa Mikote po kasi kaming hanap buhay sa family business. Ako po ang gumagawa ng mga invoice, mga resibo. Ako nag-control ng mga records, sa inventory, lahat po, pati pricing. So far, di ako po exposed sa computer kaya libre ako manood sa mga YouTube. Nakita ko nga po yung ating YouTube sa OHC. At madali naman po akong nabuksan kasi sa totoo lang po no, sa kabataan ko, sa probinsya ko, sa Marinduque, ano po, hindi ako pala, talaga pala simba. Hindi ako pumapasok sa simbahan. Pati yung mga lolo ko, lola ko, nanay ko, hindi yung sila pala simba. Hindi kami religyoso. Noong ako po yung nakapag-asawa, napatira ko dyan sa Kupang, mga religyoso yung mga napangasawa ko, naobliga po akong nahikayat po ako na maging lay minister, kaya nag-ano kami sa nakatenda ko ng formation para maordinahan kami. Ilang taon din po ako nag-serve bilang lay minister. At ito nga pong ako'y nabuksan sa OHC. Tapos nabanggit ko po sa misis ko, ay doon na nga po nag-umpisa yung unang ano sa akin. Sabi ng misis ko, sa YouTube lang na naiwala ka na. Napakahina daw po ng aking pananampalataya. Kaya madali akong napaunawa, napasunod sa katuruan. Hanggang sa pati po yung priest namin sa simbahan, yung pare pala sa simbahan, pinapunta pa po sa amin para itanong niya kung totoo yung aking ano. Ang sinabi ko po doon sa priest, sa pare, bakit po kayo sumasamba sa mga ribulto? Di po pa pinagbabawal yan? At saka yung pong pag-rosaryo, hindi naman, wala naman po sa Bible na nakalagay na mag-rosaryo tayo para po dinggin yung ating panalangin. Hindi po nakasagot yung ano yung aming pari. Kaya po, dinahilan na nung kwan, hindi na siya nagpumasyal sa amin. Hindi na siya nagpakita. Kaya mula po noon,
Kagustuhan ko na magpabaptize na kay Broserio, na pa-schedule ako. 2020 pa lang po, eh, nagpapa-schedule na ako noon hanggang sa pinipigilan po ako ng aking asawa at pati yung cellphone kong ginagamit para sa pakikipag-contact sa Joshua, eh kinuha po niya yung aking cellphone, tinago. Kaya po matagal ako bago na-baptize, 2021 pa, May. Inabot pa ako ng almost 1 year. Kasi May din po ako nabuksan. Bali, 70 years old po ako noon. Ako nga po ngayon, 72 years old na po ako ngayon. Ako po sa totoo lang, wala po akong maintenance, wala po akong iniinom na gamot. Normal po ang aking BP. Parang sa BP ng bata. Ganito po, nung ako po ay na-baptize, na-schedule din po ako na-baptize sa Cavite, sa Feast of Fruit po yun yata noon. May 24, 2021. Bali po, nung ako ay umuwi noon, napilitan po siya na yung misis ko na ako ay payagan. May dala po akong isang sasakyan noon. Bali, ginamit po namin. At kung ako po ay umuwi noon, di ba po, kaanuhan ng COVID noon, hindi po ako na-quarantine po ako pag uwi ko sa bahay, hindi po ako nakapasok doon sa aming bahay. Doon po ako natulog sa tulugan ng mga tao. Kaya, yun po, ganun po ka-sailan sila. Tapos po, nitong muli, di po, nagkakaroon na kami ng misunderstanding tungkol sa paniniwala. Noon pong minsan, di na-baptize na po ako, nasa covenant na ako. Ingat na ingat po ako na ako po ay magkasala sa covenant. Kaya po minsan, yung misis ko, ewan ko po kung ano ang nagtulak sa kanya para ako ay paghinalaan. Na pumasok na po ako sa kwarto ng aming kasambahay. Eh hindi naman po nangyayari yun. At saka hindi po ako maobligang pumunta roon para magkasala sa aba. Hindi po sumunod sa akin. Bigla po akong sinampal. Hindi ko po nailagan yun kasi bigla eh, hindi ko alam na ako'y sasampalin. Sabi ko, bakit naman ganyan? Napakarumi naman yata ng laman ng iyong isipan. Di sumunod pa ako sa kanya sa ano, pumasok siya sa kwarto. Eh, napag-diskitan ko kasi po may mga ribulto pa noon sa may pinto ng kwarto namin. Maraming ribulto. Ang ginawa, pumasok siya sa kwarto, ayaw niya makipag-usap sa akin. Binasag ko po lahat yung mga ribulto na yun sa sahig. Tsaka yung lahat ng mga nakadisplay sa bahay namin, sinira ko po lahat yun. Kaya ngayon, wala nang nakadisplay na ribulto roon sa aming bahay. Mula po noon, talagang grabe na yung persecution niyo sa akin. Hanggang sa ito pa nga pong huli, di, yung huli na nakita kami yung picture na mga kapatiran na magkasama, ano po. Ayun, sabi, pumili pa daw ako ng isang yung kumpuwes ako yun. Hindi, akala niya kasi, iba yung paniniwala. Sabi ko, hindi kami ganun sa kapatiran. Kung gusto mo malaman, pumunta ka dun sa ano namin. Sa isopi namin para malaman mo kung paano kami. Yun po, kaya lalong Tumindi yung pagpipersecute sa akin. Kaya po, itong muli, sa kagustuhan ko, sa nangingi pa ako sa mga priest ng advice, hanggang priest Noy, priest Simri, pati ko kay Priscil, na-advise niya na pati po kay Priest Rodilin, alam din po ang istorya ko eh. Ang sabi ko,
paano po kaya maganda? Sabi nga nila, huwag daw akong umalis, gawa ng siyempre. Kasi po, pinagtatabuyan ako eh, sa bahay eh. Pinalalayas ako eh. Nasabi, huwag mong iwanan niya, di, kasi ako ang magiging daan para sila maaakay. Kasi po, ako lang sa pamilya namin eh. Ngayon po noon, pinag-isipan ko mabuti yun. Pinag-pray ko talaga sa abalat, araw-araw. Nagbabaw doon ako, umiiyak. Hanggang sa inano ko po siya yung matindi na yung aming ano, persecution. Hanggang sa kinausap ko po siya, madaling araw noon, kinato ko. Talagang nag-ano ko sa kanya, nagpakumbaba. Inakap ko siya eh. Sabi ko, gusto ko ka ako, mabuo yung pamilya natin. Ayaw ko yung ganito. Kasi mahal ko kayo, sabi ko sa kanya. E di nagpupumigla siya, eh ako kung ganyan. E di nung ano, sa pagpupumigla siya, eh hindi naman siya makabitaw sa akin, gawa ng hawak mo. Nagkapasa-pasa po siya dito sa braso. Hanggang ginising niya yung anak naming panganay, katabi lang namin yun ng bahay. Ayun, pinagtutulungan nila ako. Sabi na, nanghina lang siya nung hindi siya makawala, parang naninigip yung dibdib niya, binitawan ko siya, inaupo ko siya sa isang upuan. Tapos ngayon, hindi pa rin naayos noon, pati yung anak ko, pinagtutulungan nila ako. Tapos nung huli na nga, nung nakausap ko yung anak kong panganay na babae, nang sabi, daddy, iba na kayo eh, hindi na kayo yung dati. Kasi talagang iba na ako, kasi nagliliwanag na ako sa kanila. Alam nila kasi, iba na ako, hindi na ako yung dati. Kaya ang nangyari po, sa akala nila, nasisiraan na ako ng isip, pinatingnan nila ako sa psychiatrist. Totoo po ito. Ako po noon, masakit yung aking ganito. Gawa ng tinamaan ako sa pader namin. Kapag pumiglas ang misis ko, tumama yung ganito ko, sobrang sakit, hindi ako makabangon. Kaya, ako po, pinakausap niya sa akin, nasa online, yung nasa ano, virtual, yung psychiatrist. May kaibigan kasi kami noon eh. Nakahiga po ako sa ano, kausap ko yung psychiatrist. Kaya, yun, tinanong naman ako nung psychiatrist kung ano ang aming plan. Kung bakit. Sabi ko, tungkol lang naman po ito sa aming paniniwala. Ang gusto ko lang po, respeto sana. Respeto niya, irespetuhin ko rin naman yung kanyang paniniwala. Eh, ganun po ang nangyari. Tapos, pinaliwanag ko, di ba sabi ko nga po doon sa psychiatrist, kayo po ba ay naniniwala doon sa lumikha sa atin? Hindi po siya nakasagot doon eh. Ang sabi niya, hindi ko pwede sagutin yan kasi iba yung kanilang paniniwala. Kaya, hindi ko nas po siya na ano no. Ganun lang po yun, sabi ko, may paniniwala tayo eh. Ayun, hanggang sa pinausap lang may isis ko. Tapos, wala po naman nangyari. Basta ganun, hindi ko na alam kung anong pinag-resultahan ng kanilang ano. Tapos may isa pa ang pangyayari, hindi po ito alam ng mga kapatiran. Hindi ko po sana ito sasabihin. Kasi po, nung minsan, iniiwasan ko pong maligo doon sa banyo namin eh. Doon sa itaas, sa may pinakang labahan namin. Mga lalaki lang po ang nandoon, yung mga taong gumagawa doon sa amin. Yun po, medyo open yung itaas nun eh. Pero nakalibot siya ng pader. Ito po, naligo ako doon, nag-bull po ako, nakahugutuhan. E di, mga tao ko naman, wala lang problema yun, panilalaki naman kami. Ngayon po, nung nalaman pala nung misis ko yun, yung isang tao ko, tinatanong, anong ginagawa ng kuya mo doon sa atas? Sabi ko na, siguro sinabi ganon. Alam niyo po, patitingnan ako sa isang ano doktor, baka daw nasisiraan ako ng isip. Gawa ng kung ano na aking gusto ako, patingnan baka daw may ano na ako, Alzheimer's, ganyan, yung nagigitay ko na aking
aking isip. Kaya pinakausap uli ako sa psychiatrist noon, dalawang beses po. Iba naman ang sabi ko, Dok, hindi na ako kailangan patingnan nyo sa isang manggagamot sa tungkol sa ano. Kasi malino naman ang isip ko eh. Tinanong niya ako ulit kung ano yung aking pinagkapabalahan doon, ganun. Eh, sinabi ko, wala na ako akong ginagawa rito eh. Kasi inalisa na ako ng trabaho. Yung anak ko, siya nang tinuruan ko para magawa ng aking ginagawa. Kaya, salamat sa Aba kasi nung nakaraang taon, hindi ako nakaka-attend ng Sabat. Doon ang pag-Sunday, may trabaho. Nung ngayong pumasok itong 2022, nabago ang Sabat natin. Kaya ako po, libre-libre na mag-attend ng Sabat. Tapos, inalisan pa po ako lahat ng trabaho. Kaya anytime po, lahat ng mga feast, ako po ay nakakadalo. Totally po. Nailan ko na yung buhay ko talaga sa Ama. Tapos minsan pa yung sabi ng misis ko nung kami, gusto ko magkaayos kami. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mong mabuo ang pamilya natin, lumabas ka dyan. Sabi sa akin. Sabi ko, kanya-kanya tayo ng kaligtasan, hindi niyo kaya yung kaligtasan ko. Kung ako mamatay ngayon at muling mabubuhay, dito pa rin ako, sabi ko sa kanya. Kaya yun po, naging hanggang ngayon, hindi po kami nag-uusap. Makita lang po ako niyan na kahit wala akong sinasabi kung ano-ano na po ang maririnig niyo. Kaya ako po, kung kumain sa amin, sa bahay namin, kasi nga po, wala daw akong trabaho, ano po. Isang beses lang po akong kumakain sa maghapon. Isang, halimbawa, alas dos o alas kwatro. Yun lang po ang pagkain ko. Sa umaga po, kukain lang ako ng tinapay sa coffee. Yun lang po ang kanin ko. Hindi na po ako kakain ng hapunan nun. Kaya po, sanay ako dito sa fasting. Sanay na ako sa matagal ang hindi kumakain. 24 hours po, kaya-kaya ko yan. Sa edad ko ito. Opo, ito po yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya po, ito, patutukong ito, gusto kong ipa-share sa inyo mga kapatid, kung sino, alam ko po na marami sa atin may mga pinagdadaanan na tayo ay pinipersecute. Kasi po, nung nasa Babylonian tayo, alam nung kalaban ng Aba na tao niya tayo dati. Kaya ngayon, sinusubukan niya tayo kung gaano tayo katibay dito sa ating covenant. Kung hanggang saan tayo, pwedeng kumapit sa kanya. Kaya po, pinangihina tayo. Ang sabi ko naman sa Aba, hindi po ako kayang tinagin mo. Kahit na anong duma sa buhay ko. Oh, yan po ang aking pagdugo. Oh, maraming po salamat. Maraming salamat po, Bro Mario, doon sa mga persekusyon na narinig namin na hindi kayo nagpadala.
let this country be called, O Fear, People's Republic. This is the biblical O Fear, the pride of the East since the days of King Solomon. Ito ang lupang hinirang na pinagkura ng mga ginto at iba pang materyales para sa templo ng totoong maylikha ng buong universe. Nagkaroon po ng groundbreaking last January 2024. Dahil po sa mga kapatid po natin na nagtatanong ng baptism. Yes, may mga kapatid po tayo na nagtatanong for baptism. Ito po ang video para sa inyo. Ayan, inaanyayahan ko po kayo mga kapatid na pumasok kayo sa covenant ng Aba Yahweh at Messiah King Yahweh Shai. Ayan mga kapatid na Offerian, kung paano po bang makapasok at magpabaptize sa Offerian Heritage Conservatory or sa covenant ng ating Aba Yahweh ay i-click nyo lamang po ang link na ito. Iyan po ang Facebook group ng Joshua Group. Ayan, iyan po yung nasa gitna na logo ng Facebook. I-click nyo lamang po yan mga kapatid upang makapasok po kayo o maka-join po kayo sa Joshua Group. Ayan. Kung mobile naman po ang gamit ninyo, click nyo lamang po ang About. Ayan, kung nandito na po kayo sa aking channel, ayan, punta lang po kayo dito sa About. Ayan. Dito sa About po, ayan, makikita nyo po dito ang links. Ayan, makikita nyo po dito ang link ng Offerian Heritage Conservatory or OHC, then Joshua Group. Ayan, i-click nyo lamang po itong Joshua Group. Makakadirect po kayo dito sa OHC Kawan or Joshua. Ayan. At mag-join lang po kayo dito at sagutin lamang ang mga sumusunod na mga katanungan. At antayin lamang po ninyo ang mga Joshua Committee para sagutin po ang inyong mga inquiry. So yun lamang po mga kapatid. Yan lang po, napakadali lang po pag pumasok dito sa loob ng Offerian Heritage Conservatory sa covenant ng ating Aba Yahweh at Messiah King Yahweh Shai. Ang Joshua Group ay isang committee sa loob ng kawan ng Aba Yahweh, Messiah King Yahweh Shai. Sila po ang nagsasagawa ng screening. Yes po mga kapatid, sila po ang gumagawa ng screening upang malaman po namin na kayo po ay decided na magpabaptize. At sila rin po ang nagbibigay sa inyo or nag-a-assign ng chapter kung saan po kayong chapter mapupunta. So, yan po ang ginagawa ng Joshua. Muli, ito po si Kuya Notch E Channel. At huwag po natin kalimutan, basta nasa loob na po tayo ng kawan ng ating Aba Yahweh at yung Messiah Yahweh Shai, ang one voice, one flag, one shepherd, one command, not to religion, yes to covenant. Yes! Hallelujah, alahayam.
Yada. Shout out din po sa lahat ng Oferian sa buong mundo. Worldwide po. Basta may Oferian, shout out po sa inyo lahat. Be blessed mga kapatid. Shalawam.